Good day guys, welcome back again to my YouTube channel. Ngayon, ang pag-uusapan natin guys is ano nga ba ito? Ito, ang tawag dito is yung fuel petcock. Ito yung vacuum type. Pag-uusapan natin siya kung paano nga ba siya gumagana and ano yung mga tendency na mangyari or mas kung sakaling masira, ano yung mga sintomas niya, ano yung mga sign na ito ay sira na. So, pag-uusapan natin to. Okay, pag-uusapan na natin to. So, ano nga ba ito? Ito yung fuel petcock. So, may mga motor na walang ganito. Or pwede, kung gusto niya lagyan, maganda to. Bakit nga ba ano, meron nito? Yung iba kasi motor, yung fuel tank nila, nakadirekta na sa may carburetor. Wala nang lock, as in direct siya. Yung may mga doon, kadalasan, mga ganon, yung mga luma ng motor, mga ganyan, ginagawa nila, direkta na. So, yung mga bagong labas ngayon, ng mga ano, di carburetor, meron ganito. So, ano nga bang ano din silbi nito sa motor natin? So makikita to madala may ano to, may hose. Okay, mapapansin niyo guys, is may tatlong ano to, tatlong itong ano labasan ay yung mga butas. So bawat yan may mga ano yan, may purpose yan. So ito pagka pagka tinignan niyo ganto, yung nasa taas, ito yung papunta ng fuel tank sa tangke ng motor. Ito. Dito yung papunta ng carburetor. Kumbaga, diretso siya dito, paganan lang. Pero hindi yan dadaloy ng walang intake. So ito yung silbi nito. Kumbaga, iniiwasan niyang mag-overflow yung motor natin. So malaking tulong ito. So ulitin natin, yung fuel tank dito, papasok yung gasolina dito, but hindi siya dadaloy agad dito. Pero dito yung daluyan niya. So ano nga bang silbi nitong pangatlo? Itong nasa gitna. So ito yung nakakonekta sa ating manifold. Ito yung may hose din to. Papunta yan sa may manifold. So alam naman natin ang manifold, andyan yung carburetor, pagka ang circulation ng motor kasi intake yan. Ibig sabihin, nangihigop siya ng hangin. So, once na nag-start yung motor, hihigupin nito, may mahihigop siyang hangin, and then, doon palang dadaloy yung gasolina. Okay? Nag-gets nyo guys? So, bali nandito na yung gasolina, so, pag in-start yung motor, nagkaroon na siya ng parang yung vacuum, and ito, so, mangyayari, dadaloy na yung gasolina. Doon na siya pupunta sa may carburetor. Okay? Sana na-gets nyo? Okay, pag-usapan naman natin to kung paano nga ba ito nasisira or yung bumibigay na siya or nagbibigay na siya na siyang senyas na malapit na siyang masira. Unang-una, nasa tao minsan yung problema sa paggagasolina natin. Minsan, pag nagasolina tayo ng minsan, may mga mahilig tayo sa mga bote-bote. Pag once na napasukan na ng dumito guys, is kahit na malakas yung vacuum ng motor, once na may na-stuck dito, hindi dadaloy yung gasolina. So, tatlo lang ang pwedeng mangyari. It's either tuloy-tuloy yung gasolina, kahit na walang vacuum dito, tuloy-tuloy yan kasi baka nasira na yung nasa loob niya. Kaya ang nangyayari, kahit na walang vacuum, tutuloy-tuloy pa rin yung gasolina. Baka may nasira na sa loob. Ayan ang pwedeng maging sira niya. Kahit na hindi siya hinihigop, may tumutulo. Pangalawa is, mabagal yung pagtulo niya. Ito na yung problema. Pagka mabagal na. Once na mabagal na yung pag-flow, malakas siya dito. Pero pagdating dito is parang patak-patak lang. So, papupunta yun sa carburetor, it's either titirik yung motor or mabagal siya. Hindi mo makukuha yung performance. Sa mga naka-sip na 1 to 5, so, pagpupunta kayo sa mga group ng SIP, makikita nyo yung isang issue ni SIP is yung tumitirik sa gitna ng daan. Kahit ako, kahit na owner ako, is nararanasan ko pa rin nung ano time. Pero nung once na nalinis ko na, nung nagkaroon ako ng idea sa motor, ayun, hindi na tumitirik sa daan or yung mabagal. So, ito. Pero hindi ko sinasabing ito yung dahilan. But, i-check nyo ito. So, ayun yung pangalawa. Ang pangalawa is yung kahit na malakas yung daloy dito and then maganda yung higop niya but patak-patak yung ano yung gasolina, mean mahina yung ano daloy ng gasolina sa carburetor. Okay, ang pangatlo is wala na, totally nang wala nang tumutulo dito. Kahit na higupin na dito, may gasolina dito,
wala talagang tumutulo. Ang problema nun sa pagkagasolina natin. O, at ano, yung mga gasolina, ano, sa gasolinang marumi. Yung mga may mga buhangin, yung mga yun sa mga nasa bote-bote lang, 'di ba? Madalas may mga buhangin 'yan eh. May, minsan may mga tubig pa 'yon. So, ang tendency noon, once na dito, kahit na dumaan sa filter 'yan, may, pero make sure na may filter kayo dito. Papunta tangke, pag papunta dito, may filter dito and then 'yon. Kung gusto niyo makasigurado talaga. Pero from time to time may mga nakakalusot pa rin kahit na maliit na maliit. Once na naipon na 'yan sa siyempre, time to time, gasolina ka ng gasolina, kahit paano may mga maliliit yan na ano eh, dumi. Once na nag-build up na yan, eto. Eto na, dito na bumibigay to. Hindi mo na siya aayos to. Papalitan mo na kaagad to. So, eto, ang issue ko dito is yung issue number 2, patak-patak lang. So, eto, kahit ako, aminado naman ako na nagagasolina ako sa Devote, kaya ganun ang nangyari. It's either, kaya bumara siya ng konti, so, ang nangyari kay yung ship ko nun is mabagal siya and then para siyang naubusan ng gasolina. So, eto, nahuli ko, ito yung problema sa kanya. Kasi pag sabi ko, eh, malakas naman gasolina dito eh. But, pagdating dito, nung spec ko, as in patak-patak lang siya. So, anong silbi nun, di ba? Mapapaandar mo ba ang motor ng ganun lang na gasolina, di ba? Dapat malakas yung daloy ng gasolina dito. And make sure na lahat ng hose is walang leak. Even dito, yung papuntang manifold, dapat walang leak yan. Kasi higupin yan eh. Ibang klaseng pressure na eh. Baka may mga kalusot na hangin, sisingaw, talagang mahina talaga yung daloy ng gasolina. So ito yung stock yung sa sip ko. Pinalitan ko na siya. Kung nagtatanong kayo kung anong kaparehas nito is yung ano ba itong binigay nito? Pang wave ata to, pero parang kamukha niya yung sa Raider eh. Pero yun, nung time na pinalitan ko to, yun, okay siya. Maganda na yung daloy ng gasolina. Make sure ko na maganda yung hose, mga fittings niya. Make sure na hindi malaki, hindi maliit. And then make sure na may fuel filter para dagdag, kumbaga, dagdag protection na rin sa mga dumi. Okay guys, so matapos na natin siyang i-explain. And sinasabi ko lang guys is baka ito ang isa sa mga dahilan ng pagbagal o pagtirik ng inyong motor. Lalong-lalo na sa mga nakasip. I-check niya to. Hindi ko sinasabing ito mismo yung sira. Pagka once na na-experience niya yung pagtirik sa daan or babagal siya and then mamatay siya, alam na mga sip din yan na na-experience nila kasi sa group, maraming nagpo-post na tumitirik sa daan. Pero maganda na rin na i-check nyo to. Una-una i-check dyan is yung fuel line. Make sure na maganda yung hose, yung fittings nya, fuel filter. Make sure na hindi na barado. Kung barado na, palitan nyo na. Kung marumi na, sira na yung sa loob, palitan nyo na guys. Yun, make sure na maganda yung hose, fittings nya. And then sa carburetor, ugaliin na maglinis na carburetor minsan, di ba? Kasi time to time, malalagyan din na naman dumi yan eh, di ba? Oh, yun, hose, tingnan nyo yung hose, tapos carburetor, linisan nyo, and then itono nyo guys. So, ito yung ano, pinaka-importante yung pagtono ng carburetor. Kasi once na hindi na tono yung carburetor, pagka time na ano, na hinahagok-hagok na siya, tapos ang tendency niya, mamatay yung makina, mag-i-install. So, mamaya-maya, mapapai-start mo siya ulit. Maganda na ipatono nyo sa mga mekanikong kilala nyo. And then, so yung pangatlong yung i-check is yung kuryente. Make sure na maganda yung daloy ng kuryente, hindi lang sa una malakas, but all the time na pag-andar mo, dapat malakas yung kuryente niya palagi. And check nyo na rin yung spark plug nyo. Yan, bukod sa in-explain ko na to, na nagbigay na rin ako ng tips para anong titignan kung sakaling tumirik ang iyong motor. So, ito guys, na-explain ko na maayos and sana po eh naintindihan nyo ang short video na ito and pasensya na po sa kwarto dahil nakikwarto lang po ako dahil medyo marami po and yun lang po and maraming salamat po sa panonood and see you po sa next week. Bye!